Minsan sa isang buwan, sa isang tindahan sa San Fernando, Pampanga, nagkakaroon ng eksena. Lika, wala pang tao sa loob. Tignan natin ang mga binibenta. Sari-saring gamit sa kusina. Mga babasaging pang-display. Mga gitara. Mga speaker at component. Laruan ng mga bata. Interior ng gulong. Isang batalyon ng bag. Mga plaka. Camera. Whew! Lahat binibenta dito. Kahit yung mga pan-display na cabinet. Parami ng parami ang mga customer na naghihintay sa labas. Medyo tensyonado na ata. Nagbigay na ng huling tagubilin sa staff. Pagsusulat na ng maliwanag para maintindihan ng cashier kung ano yung mga item na yon. At ganap na 9:05. This is it. Open Sesame. Walang kaibigan. Walang kamag-anak. Baka pala ng mukha. Konti na lang, magsasabunutan na ata ang iba. Yung counter po natin, ha? Isa lang po pila dyan. Para hindi kayo magtagal. 3-5. Mga tinatalo nila, yan yung mga bike parts ng mga tires. Yan yung talaga yung pinagagawa ng mga ano natin, yung kabataan ngayon. Minsan niloloko na natin sila para matakot magtalunan. Sabi ko, pipindot, kukurutin ko yung mga ano nyo. Ang sagot pa sa akin, di bali na po. Basta makuha lang namin to, okay lang daw kurutin sila. 3-5. Pero sa huli, lumalabas naman ang lahat ng nakangiti. Siyempre, masaya rin ang may-ari ng tindahan. Business is very good. Sa bentahan ng mga surplus goods mula Japan. Balikan natin ang mga eksena sa nakaraang mga araw. Nagsimula ang lahat sa isang malaking container van. Isang special delivery from Japan. Siksik na siksik ito ng mga segunda manong goodies from the land of the rising sun. Yung mga malagang mga babalbasagin, pagpasok pa lang, pagkuha pa lang sa manpower, ingatan nyo na, no? Maingat na ibinaba ang mga laman nito. Meron pang mga sorpresa. Mandarin guitar. Mandarin. Vintage. At ang tindahan na nooy walang laman, unti
bunting na puno. Ayon sa manager ng shop na si Sally, nasa 600 to 700,000 pesos ang bili nila sa buong container van. Laman ang mga Class A na surplus goods mula sa kanilang supplier sa Japan. E bawi ba naman ang kanilang puhunan? Opo. Naks naman. More than 100%. More than times 2. Ikaw na. Pero hindi agad binibenta ang mga gamit. Kailangan muna itong linisin, ayusin, at isalansan ng maayos. Kasi kami, hindi namin basta-basta i-display yan. Chine-check namin kung may sira, and then inaayos pa namin, and then nililinis naman namin, pinupunasan. Actually, hindi naman siya ganun karurumi, punas lang. And then last day, nagpa-pricing kami. Doon, umabot siya ng apat na araw. Anong tatak niyan? Ay, Yamaha. Oo, maganda klase yan. Maiko, pakiano mo naman to. Display mo to. Wow. Maganda pa regalo to. Tingnan ko nga kung nahagard na ako. Bagong magbukas kinabukasan, binisita ko ang surplus shop nila Sally para silipin ang kanilang treasures. Ito po yung sinabi ko kanina sa inyo, yung vintage na violin na hanggang ngayon, waiting pa po tayo sa assessment. Opo. Pwede ko bang tignan? Opo. Sige po. Alam niyo yung mga... May tumingin na po sa aming isang marunong sa violin. Sabi niya po, totoo. Wow. Pero gusto po namin pa rin patignan sa talagang marunong. Nakalagay 1737. From Germany po yata yun po. Germany or hindi nga din alam. Ooh. Wow, swerte makakabili nito. Tapos ito, meron pang... Samurai. Samurai, katana. Yeah, marami may gusto dito. Din niya, mga ganyang item. Wow! Opo. Hindi naman pala siya replica patala, po, so pang-display. Minsan po kasi yung samurai po, kayo na po yung magpapatalas niyan. Mm-hmm. Pag binili nyo, talaga siyang walang talas. Mm-hmm. Yung mga ganito, magkano benta nyo dito? Yan po, siguro nasa 2,000 to 3,000, mga ganun po. 4,000? Oo po, ganun. Mm-hmm. Mahal din, ano? Pero less pa naman yan, kaya mura pa rin dito. Okay. Bagay sa akin to. Magkano last price nito? Di bali, 3-2. 3-2? 3-2. Hindi mo pwede kayo yung mga 1,000 na lang. Mas marami pera to. Kilala to sa Pampanga eh. Grobe. Sige. Isa sa inaabangan sa shop nila Sally, mga segunda mano pero branded na mga bag. Ito, ano naman ito? Ah, ito nga po yung sinasabi ko sa inyo, branded natin na kumpara nga sa Japan second hand, is mas mura sa amin. Louis Vuitton. Po, authentic po siya, second hand po siya, no? Oo nga, kasi yung ganito, iconic itong ganitong design. Opo, pero sigurado ba kayong authentic ito? Opo. Ito po kasi, yung ganito po niya, ito mismo, is authentic din yung lining niya po. Ano pa? Meron pa bang ibang sa tahi po, indication din po. Ito katulad nito, may bilang po yung tahi dito, and then may bilang din po yung tahi dito. Ah, ganun? Opo. Yung bang... Pare-parehong bilang yung ito po, ng authentic. O, magkano mo ang ibibenta ngayon ito? Dito po, so magiging... hindi ko po sure kung fixed price to ngayon or 20% off. Mm-hmm. Pero mura na po yan po sa 5,000 dahil po, talagang sa second hand, kahit tignan nyo to, siguro nasa 20. Mm-hmm. Dito sa Pilipinas. Wow. Opo. Hindi, ang ganda mo nito pag namamalengke ka. Mm-hmm. Dito mo lalagay ngayon yung ano mo. Basta siya naman ang pamalengke. Para naman sa mga mahihilig sa music, marami rin pagpipilian. Marami po po yung dito. Marami. Especially yung mga nag-o-online, mga nag-business din, dito rin pumunta. Oo po. Ayan, para online, marami natin online. Po. Online buyers, marami. O teka, medyo marami pang naghihintay sa labas eh.
buksan na natin ang store. Parang ano to eh, parang may elemento ng treasure hunting, ano? Kasi kanya-kanyang hukay, maghahanap ka ng mga items na magaganda. Kasi hindi naman nakamarka. May mga umaasang makakabuena sila. Siksikan. Dito naman, may mga kahon ng iba-ibang mga tools at mga bike parts din. So mukhang unahan dito. Tahimik yung mga tao kasi nagko-concentrate. Teka, unahan mo. Naunahan ka ba? Oo. Naunahan ako. Ano ba to? Ewan ko, pero kakaiba. Anong napili nyo ngayong araw? Mga model cars na Pajero to eh. For display na lang to. Magkano ang benta dito? $650 minus 20% off. $580. So happy ka naman sa iyong find ngayon. Oo, oh, okay. Okay na, okay. 7 taon na ang business na ito. Sinimula ng isang Japanese national at minana ni Sally at ng kanyang mga kasosyo nang umuwi ang orihinal na may-ari sa Japan. Lumago ang tindahan sa ilalim ng kanilang pamamalakad at kumalat ang kanilang magandang reputasyon. Paano niyo pinipili? Meron ba kayong information, halimbawa na, o itong shipment na ito maganda kasi paano niyo malalaman na yung makukuha niyo? Okay. As a supplier po natin, sinasabi naman po nila yung mga, at meron na rin po picture papadala sa amin, yung mga furniture tsaka yung mga bike, yung mga big item po natin. Pero sa small item, as is na siya kung ano yung dumating. Tsambahan din? Opo, tsambahan. Kaya yung mga customer natin dito, yun yung nabol nila, yung jackpot. Jackpotan daw kung tawagin eh. Makakuha sila ng wallet, minsan may laman na pera, jackpot. Minsan naman po, hindi namin alam na mamahalin pala yun, isang vintage pala yun, lalo na po sa Rilo. Is nakakalaga na ng 100,000. Wow. Opo, lalo na yung mga rare na Seiko. Opo, yan. Kaya minsan, nabili nilang nila ng magkano lang dito, 1,000 pababa. Jackpot sila. Marami sa mga customer nila, Sally, suki na rito. Tumadayo pa mula sa malalayong lugar at handang gumastos ng malaking halaga. Tuwing may bagong bagsak na items galing Japan, siguradong andito rin si Mildred. Partner in crime sa pamimili ng surplus, ang kanyang asawang si Arturo. Kaya naman ang kanilang bahay, parang mini surplus shop na rin. Narito ang sari-saring figurines ni Buddha at mga palaka. Helmet at goggle, patong-patong na kumot, isang balde ng mga tungkod, isang balde ng mga payong, at marami pang iba. Siguro nga raw, bisyo na to. Pero mas mabuti na raw ang pamimili ng munang Japanese surplus kaysa magsugal. Pero kami, dahil kahit kalat-kalat pa, although hindi pa namin naayos actually, pero pag nakikita mo na parang achievement na siguro yung may na ano ka na ipupundar kahit papaano, kahit na ubisyo namin ito, pag-uwi po namin may frying pan, meron pang vase, ito po ganda ng vase ko, may mga baso ko, kahit na araw-araw binabasag, pwede pong bumili ulit sa surplus dahil mura lang, mura lang naman po kasi. Sa sobrang dami ng mga gamit na nabili, napuno na ang kanilang hallway. Naimbakan na rin ang isang kwarto. At bumili na sila ng isang container van. Stockroom ko to. So, ginawa kong stockroom.
hindi naman daw madamot ang mag-asawa. Happy daw sila sa pamimigay ng maliliit na regalo sa kanilang mga kaibigan mula sa kanilang koleksyon. Pero kung minsan, pag may mga kaibigan po na dumarating dito sa bahay at nakukursinadahan po, eh, binibigay po namin sa kanila at pinagre-regalo. Marami ng Japanese surplus shop sa iba't ibang bahagi ng bansa na tinatangkilik ng dumaraming mga Pilipino. Pero, hindi dito nagsisimula ang storya. Para malaman ng buong kwento, kailangan pa nating mag-rewind ng konti at dayuhin ang punot dulo ng masayang kaguluhang ito. Saan pa nga ba, kundi sa Japan. Ah, yes. Japan. Putting the Japanese in Japanese surplus. Maunlad, matao, paboritong destinasyon ng mga turista. Mura daw kasi, oh. Ano bang nagaganap dito? At umaabot pa sa Pilipinas ang kanilang mga segunda manong gamit. Dito sa Japan, uso ang ganitong mga tindahan. Bah, tamang-tama. Tumitingin sa store si Shimmer. Kababayan natin yan na matagal nang nagtatrabaho dito sa Japan. Yung mga Pinoy ba mahilig sa ganitong mga second-hand shops? Mahilig. Mahilig yung Pilipino. Bakit? Dahil dito, nakakamura at the same time, maganda yung quality talaga. Mm-hmm. Mm-hmm. Ikaw, bakit napapadalas ka dito? Yung pang paano palabas ng stress. Or minsan, like may goal ka. Mm. Example, you work hard, diba dito is work. So kailangan namin yung parang diversional pawala. So parang titingin lang, kahit hindi mo bilhin, titingnan ko, ah, ito. So yung mga nagsisimula pa lamang sa kanilang buhay, bagong lipat, dito nagpupunta? Dito na, hindi lang ano, pati students na coming from the provinces going in here sana sa Tokyo. Bumibili sila second hand talaga. Kasi nagsisimula pa lang. Nagsisimula pa. Ito. Wow. Ito, paborito ko to. The Beatles. Mura lang. 2.5 yen. So, mga nasa 1.2. Ang tindahang ito, electronics at iba pang gadgets ang specialty. Tignan nyo nga naman ang mga bargain na ito. Speakers. Cellphone. Social na laptop. Pero marami pang ibang klaseng surplus shop sa Japan. Ang tindahan na ito, puro segunda manong laruan naman ang binibenta. Di nakatakatakang paborito ito ng mga bata. How do the kids react when they see all of the toys here for sale? 絶対楽しいと思います。子供たちだけで遊びに来ることもあれば、子供たちだけで来た時には、大丈夫って声をかけたり、お帰りって声をかけたり、今日も日曜日ですけど、休みの日の朝は入り口の前でオープンの時間に子供たちがうわっと並んで待っていることが。Pero ang tindahan patok din sa mga collector. Bukod sa mga laruan na mabibili sa mas murang halaga, meron ding mga ibang klaseng items na matatagpuan dito sa second-hand shop. Ito ay isang action figure ni Great Mazinger. Yung presyo niya dati, mga around 20 years ago, nasa 7,800 yen. Ngayon, ang benta sa kanya ay 6,480 yen. Magtataka kayo kung bakit ang liit lamang nung kanyang minura. It turns out, collector's item na to. At kung meron ka pang kahon, nakasama,
ang dating 6,480 magiging 32,400. So para sa mga collectors, madalas din sila dito. Ito naman ang ilan sa mga nahanap naming good buys mula rito. Si Elsa, si BB-8, at si Godzilla. Maingat daw sila sa gamit dito sa Japan. Is the second-hand economy a big thing here in Japan? Mono o daiji ni suru っていうのが最近流行ってます。ちょっと昔の日本はもったいなかったけど、買って捨てて、買って捨ててを繰り返してる文化だったんですけど、ここ最近というかは物を自分で買ったものをずっと長く使い続けるという文化や自分で買ったものを自分の子供に使ってもらうとかそういう文化がまた復活しているのでなので昔は根付いていたそれは日本人にとってはすごく受け入れやすい文化なんだと思いました。Kung merong bumibili, edi siyempre, meron ding nagbebenta. Nakilala ko ang magkaibigang ito na nag-iikot sa mga second-hand shop para ibenta ang kanilang mga gamit. Because we're not allowed to go in. Why are you selling these things? In Japan, if we want to sue these things, this stuff, we should pay money. Dito sa Japan, hindi raw basta-basta kinukuha kundi binabayaran ang serbisyo ng pangongolekta ng mga gamit na itatapon na. Kaya mas mabuting ipamigay o pagkakitaan na lamang ito. Pero higit dyan, bahagi na raw ng kanilang kultura ang pagpapahalaga sa mga gamit. Hindi daw kasi maganda ang mag-aksaya. I drew, but... Oh, you drew this? Yes. Ang tawag nila rito, Motai Nai. Oh. Really? You should sign it. Okay. Here? Yes. Motai Nai. Isang salitang Hapon na pwedeng isa rin sa Filipino bilang sayang. Malalim ang ugat nito sa kanilang kasaysayan. Motainai is like very Japanese culture, historical word. If we can use more long time, we should keep it, but we don't need anymore, so we can give to others who might need it. How nice! So, ngayon I'm officially a part of the Japanese second-hand culture or tradition kasi bumili ako ng painting ng mga nakilala kong friends ngayon. She was giving it to me for free but I decided to pay a very small amount and it's just a nice keepsake from Japan. So. Pero parang may kulang pa rin eh sa kwento natin. Kung nasa kultura ng mga Hapon ang pagpapahalaga ng gamit, bakit ang dami pa ring surplus? At umaabot pa ito sa ibang bansa, gaya ng Pilipinas. Sa dami ng mga surplus ng Japan, ang iba sa mga ito umaabot sa Pilipinas. Isang bagay na ikinatutuwa ng mga tumatangkilik dito. Pero doon na ba nagtatapos ang kwento? Kailangan pa nating lawakan ng ating pananaw at mag-rewind pa ng konti. Ang anthropologist na si Professor Zayas matagal ding nag-aral at nagtrabaho sa Japan. Nakita niya yung mga pagbabagong dulot ng pag-unlad sa lipunang Hapones. Dahil sa mass production,
bilang dumami ang mga produkto sa merkado. Kasabay naman ito ang pagyaman ng kanilang mamamayan. Ang resulta, surplus. 70s nakita ko, hindi pa ganun kayaman. Noong 80s, talagang sobrang yaman. Sa no? Japan? Oo. Dahil estudyante kami noon, pinupulot na lang namin yung pag nag-graduate yung estudyante sa university, iniwan nila yung mga TV nila, yung mga gamit. Mm. Yung mga Pilipino naman, pinupulot. Mm. Kasi pwede mo namang gamitin pa. No? Mm. Kasi bakit nila dadalhin sobre maliit ang bahay nila? Mm-hmm. So, yung dumadating dito ng mga dapat sana basura na lang, tayo nire-recycle natin. May kumikita, tapos tayo naman nakikinabang dahil mura eh. Tulad sa ibang bansa, nanaig na rin ang consumerism sa Japan. Pero, nariyan pa rin ang konsepto ng motainai ng mga Hapon. O yung kultura ng pagiging matipid at masinop sa gamit. Tila ang mga surplus shop ang resulta ng pagkukrus ng dalawa. Isang maayos na sistema ng pagbebenta ng sobrang gamit na pwede pang pakinabangan ng iba. Pero bakit nga ba kailangan pang pagkunutan ng noo ang lahat ng ito? Gusto ko lang naman mag-shopping. Siguro more than culture, I think it's the consumerist mentality, which is not a tradition. Kasi yung mga Hapon, sa totoo lang matipid sila. Kasi reflective nga yun ng status, ng condition ng society, di ba? Mm-hmm. Economic boom. You need to spend so that the economy will move, di ba? So it helps, no? Symbiotic yung relasyon na yun, being a consumerist and make the economy boom. Is that good or bad? I think it's bad because it is not good for the environment. It is bad because we overconsume, we overproduce. Why do we need so much gadgets inside the house? Why do we keep on changing our refrigerator, our electric one, yung ating washing machine? Dami-dami na apektuhan nun eh. No? Hindi sila yung ibang bansa. Dahil remember, nag-i-import sila sa atin ng raw materials. From the mining companies, they develop, they make the steels out of our raw materials, they make copper, they make all these minerals to produce them, diba? So, ngayon, tignan mo, hirap na hirap tayo. Hirap yung kalikasan. Okay, fine. Actually, wala namang masama sa pagkakataong makasungkit ng mura at maayos pa namang gamit na inaayawan na. Nga napapakinabangan pa eh. Pero tila meron ng problema sa walang patumanggang pamimili na parang wala ng bukas. Isang kultura ng konsumerismo na masama sa ating bulsa, masama para sa kalikasan, at kung iisipin, masama rin para sa lipunan. Dahil hindi naman dapat sa material na bagay matatagpuan ang ating kaligayahan. Hindi ito pangmamata sa mga tumatangkilik sa surplus, kundi isang munting paalala. Laging may kwento sa likod ng mga gamit na ito. Ako si Atong Araulio at ito ang Eyewitness.